Kawalan ng sunod-sunod na projects, mga teleserye, mga endorsement at pagmumodel. Isa nga ba sa dahilan kung bakit nawala ang lahat ng ito kay Bea Alonzo dahil sa kanyang karamdaman? Bea Alonzo, na-diagnose umano ng hypothyroidism at PCOS, kaya umano hindi mapigil ang pagtaba at paglobo ng kanyang katawan. Nang dahil sa sakit na kinakaharap ngayon ni Bea, hindi nakokontrol ng Kapuso actress ang pagbigat ng kanyang timbang. Ayon sa isang health website, ang pagkakaroon ng hypothyroidism ay nangangahulugang hindi aktibo ang thyroid gland ng isang tao, kaya hindi makapag-produce ng sapat na thyroid hormone. Bago pa man umamin si Bea Alonzo sa kanyang karamdaman sa kasalukuyan, marami ng netizens at kanyang fans ang nakakapansin ng kanyang biglaang pagtaba. Isa na nga rin dito si Miles Ocampo, kung saan nag-undergo na rin ng surgery. Dahil dito, naging normal ang metabolismo ng katawan ng isang tao na siyang sanhinga ng pagdagdag ng timbang. Si Bea Alonzo ay isa na ring premyadong aktres sa kasalukuyan. Kaya naman ipinagtapat na rin ni Bea ang kondisyon ng kanyang kalusugan sa bago niyang vlog na mapapanood sa kanyang personal na channel. Ani ni Bea, "Aside from having PCOS, I recently was diagnosed with hypothyroidism. So that's the reason behind my gaining weight." Yan ang pagtatapat ni Bea. Pagpapatuloy pa nga ni Bea upang mabigyan linaw kung bakit siya tumataba. "I'm trying to address it now by working out, by dieting and taking medicine for it and supplement. So wish me luck, sana matapos na siya." Kaya naman mayroon na rin ibinahaging mensahe si Bea Alonzo sa mga pumupuna sa kanyang timbang. Anya, sa mga nagsasabi dyan, bakit ang taba na daw ni Bea? Yun po yung reason. Pasensya na po kayo. Yan ang pagbibiro pa ng dalaga. Bukod nga kay Bea Alonzo at Miles Ocampo, mayroon na rin ibang mga female celebrity na na-diagnose ng hypothyroidism. Isa na nga dyan si Shaina Magtayaw at Moira De La Torre na may problema rin sa thyroid, katulad na rin ni Angel Locsin, dahilan kung bakit hindi nila mapigilan ang kanilang pagtaba. Kamakailan naman ay tila nag-trending si Bea Alonzo nang hindi ito makasama sa isang balita sa ABS-CBN, kahit pa present ito sa ginawang pagbabalita. Ngunit tila nang mapansin ng fans at ng publiko ang hindi pagsali sa mga interview kay Bea Alonzo sa TV Patrol. Tila bumawi naman ng ABS-CBN kay Bea matapos itong hindi nga mabanggit sa Ang Larawan Report noong April 18. Matatandaan nga marami ang bumatiko sa news program ng ABS-CBN matapos di umano'y isinantabi ang dalaga sa isa sa mga cast na naturang musical play. Hindi rin nabanggit maski ay sa opening spiels ni Gretchen Fulido ang pangalan ng premyadang aktres na si Bea, kahit na makikitang hagip naman sa kamera ang aktres habang naghahanda para sa nalalapit na musical play sa pangunguna ni Maestro Ryan Cayabyab. Ang ABS-CBN ang naging home network ni Bea Alonzo.
Dito siya nagsimula at talagang pinasikat siya ng ABS-CBN. Ngunit nang mawalan ito ng projects dahil sa pandemya, kinailangan ni Bea Alonso na lumipat sa GMA 7 upang magkaroon siya ng project at trabaho. Sa naturang report, binanggit sina Haji Alejandro, Noni Quen Camino, Agot Isidro, Rachel Alejandro, Mitch Valdez, Ricky Davao, Kakay Bautista, Kaki Chodoro, Maki Stromio, Karil at Jericho Rosales. Kahit pakitang kita sa video si Bea Alonso, hindi binanggit ang pangalan ng dalaga. Kaya naman marami sa mga fans ni Bea ang nagsabing sinadya umano ang hindi pagbanggit sa aktres at iniugnay ito sa naging paglipat nga ni Bea sa Kapuso Network. Nagbigay naman ng komento ang kolumnistang si Christopher Min. Ani nito, tila pinagtatanggol ang ABS-CBN. Hindi raw alam ng upper management ang nangyari. Dahil imposible umano na hindi banggitin ang pangalan ng dalaga dahil isa ito sa mga big star ng naturang cast. Ayon pa dito, hindi raw ito katanggap-tanggap para sa talent manager ng dalaga na si Shirley Kuan. Makalipas nga ang ilang araw, noong April 19, umeren naman sa TV Patrol ang solo interview ng former kapamilya actress na si Bea. Ayon sa kanyang interview, ani ni Bea, "So it's been my dream to try theater, pero never akong nabigyan ng chance. So nung nag-land ito sa lap ko, parang I couldn't say no. Although hanggang ngayon, sobrang intimidated ako sa kanilang lahat." Yan ang pagbabahagi ni Bea tungkol sa kanyang nalalapit na theater project. Gagampanan ni Bea Alonso ang karakter ni Elsa Montes sa Contramundo na libreng itatanghal sa Metropolitan Theater. Ayon nga sa bulong-bulungan, hindi umano na itanong ng isang segment producer sa mga nakakataas at siya na ang nagdesisyon na huwag isama ang aktres sa showbiz segment ng TV Patrol. Ngunit ito ay hindi pa talagang malinaw. Kaya naman maraming fans ang umaapila sa hindi magandang pagtrato kay Bea Alonso. Naging maayos naman umanong aktres si Bea noong nasa ABS-CBN pa ito.